Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalaga na sinikil ang sariling damdamin para sa kapakanan ng iba. Siya ay si Coney. Sales representative ako ng isang sikat na brand ng women's casual attire na nakapwesto sa isang kilalang mall dito sa Manila. Sa nasabing product company ko na rin nakapalagay ang loob ang magkasintahang Carlo at Lerma na parehong salesperson at matagal na rin sa kumpanyang pinaglilikuran. Nang magdesisyon silang pakasal, isa ako sa naging saksi sa mahalagang araw na yon na hindi ko inakalang magpapabago sa takbo ng aking buhay. Talagang hindi na kayo nagpaawat ni Carlo sa pagmamadaling makasal, ano? Eh, paano nga? Mabubura na yung edad ko sa kalendaryo. At siya naman talagang burado na nga. Katwiran pa nga niya. Lampas-lampas ng araw kami sa marrying age. Kaya kailangan na rin namin maghabol sa pag-aanak. Sabagay, totoo naman talaga yung sinabi ni Carlo. Eh, ang tanong, ikaw, friend, hanggang ngayon ba wala pang makisig ni bachelor na nag-aangkin ang puso mo? Ay, anong magagawa ko? Wala pang mga signs na merong right guy nga na nakadadana para sa akin. Alam mo, dapat mo kasing gawin, maging big believer ka. Huh? Mas isipin mo yung kapangyarihan ng destiny. Ano? Tulad ba ng lalaking yun? Nakausap ni Carlo. At kanina ko pa nakikita ang lagit-lagit ng mga sulyap sa akin, oo. Ay, parang subaran na ako sa mga tingin niya. Ay, naku, si Ricky yun! Actually, electrical engineer siya sa mall, ah. Pinapupwesto nga ng mga product natin. At sa same subdivision, na tinitira namin din siya nakatira. Talaga? Oo, ano malay mo? Baka nga siya yung good enough guy na para sa'yo. Talagang lalo siyang gumaganda pag tinititigan, ano, Carlo? Palagay ko, lalo na sa malapitan. Sa tono mo yan, talagang gusto mo siyang makilala, Ricky? Hindi ko talaga mapapalampas ang araw na to. Hindi ko siya makilala. Hindi na ako mapakali. Halika na nga. Pakikilala na kita kay Connie. Yun. Baka kasi maging salan ko pa kapag na-depress ka at nabaliw. Dahil lang sa hindi kita naipakilala sa kanya. Hindi kita nakitang paparating. Hindi kasi ako nakatingin sa daraanan ko. Sorry okay, talaga. Okay. Sa'yo nga ako nag-aalala. Nakaka ko nasaktan ka, lalo na butis ka pa. Okay lang ako. Sige, mauna na ako sa'yo. Sandali lang. Napansin ko kasi umiiyak ka eh. May maitutulong ba ako sa'yo? Yung kasing lalaking dapat managot sa pinagbubuntis kong to. Oh. Pinagtabuyan ako. Huh? Hindi ko naman hinihingi sa kanyang pakasalan ako dahil alam kong hindi niya namang gagawin yun. Ang tanging inihingi ko ng awa sa kanya, kayang pananagutan niya sa sanggol na dinadala ko sa sandaling isilang ko na. Dahil wala naman akong paraan para buhayin ito. Pero yun yung una mong dapat tingin sa kanya, ha? Ang pakasalang ka. Para maging ganap yung pananagutan niya sa'yo at sa inyong magiging anak. Nalaong pakasalan niya ako. Kasambahay lang niya ako eh. Huh? Pinagsamantalahan niya ako. Ano? Paulit-ulit. Nang malaman niyang buntis na nga ako, pinalayas na niya ako. O, di kung ganoon, mas dapat mo siyang papanagutin sa ginawa niya.
niya. Pwede mo siyang idemanda. Sige na, miss. Masyado na pala ako maraming naikwento. Pasensya na, ha? Naabala kita. Sandali lang, miss! Miss! Coney! Sakay na! Talagang inabangan ko ang oras ng pag-uwi mo. Huwag ka na tumangi dahil masyadong malala ang problema sa traffic. Mahirapan ka mag-commute. Lalo na't pabugso-bugso pa ang ulan. So, sa mga dahilan na sinabi mo, talagang wala na akong karapatan na tumangi para sumakay din sa kotse mo. Ikaw, kung gusto mo pang mapabilang sa mga may stranded sa kalsada sa gabing ito. Ah, okay. Ito na nga, oo. Sasakay na ako. Okay. Bakit ko naman pipiliin may stranded sa gitna ng ulan? Nakakagutom ang traffic, no? Parang gusto ko tuloy maghanap ng course sa restaurant. Parang hindi na. Dumadami na yata yung mga demand. Kanina, gusto mo lang akong iangka sa kotse mo. Tapos ngayon, iyayaya mo na ako mag-dinner? Well, iyon ang pinakamagandang naisip kong dahilan para mawala ang stress natin sa matinding traffic na to. Siguro naman, pagkatapos natin kumain, medyo hindi na masyado matraffic. Again, wala naman akong choice, di ba? Ang lakas ng ulan, ang tindi ng traffic, higit sa lahat, nandito ako sa loob ng kotse mo. At syempre, lahat ng decision sa iyo. Alam mo, natutuwa ako sa iyo. Hmm? Ang bilis mong mag-isip. Nakita ko kaninang uwian. Sumakay si Connie sa kotse ni Ricky, ha? Ay, oo. At alam mo, mukhang seryoso na sa kanya si Ricky. Sila na ba? Sabi ni Connie, pagkaroon na marami na nilang acquaintance dates. May chance. Lalo pa nga, palagi raw nagbibiro si Ricky na gusto na siya pakasalan. Pero ang biro, may halong katotohanan. Baka nga seryoso na sa kanya si Ricky. Well, siguro naiisip na rin ni Ricky na nasa edad na rin siya para isipin ang tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Nagkataon pa si Coney ang nakilala niya at nakita niyang wifey, material naman talaga ang kaibigan natin. Kaya malamang, hinding-hindi na niya ito pakakawalan. Iha? Mano? Ako po ba'ng tinatawag niyo? Ang totoo, si Ricky talaga ang sinusundan ko. Gusto ko nga sana siyang kausapin kanina bago siya umalis nang ihatid ka. Kaya lang, naduwag ako. Kabisado ko kasing init ng ulo ni Ricky. Lalo na kung ang pag-uusapan ang kalagayan ni Jessa. Jessa? Sino pong Jessa? Anak ko si Jessa. Ang kasambahay niya na nabuntis niya pagkaraan niyang pagsamantalahan ng paulit-ulit. Yung kwento nung nasa lubong kong babae na buntis, yung papalabas ng mall, parehong-pareho po nung kwento ng anak niyo si Jessa. Oo. Palagi niyang inaabangan ang paglabas ni Ricky sa mall na yon. Electrical engineer si Ricky sa mall na yon. Ano pong pwede ko maitulong sa kalagayan ng anak niyo? Nag-aalala na ako sa mga ikinikinos ni Jessa. Bakit po? May mga oras na nawawala na siya sa kanya sarili. Kaya nagpakita na ako sa iyo. Baka sakaling ikaw ang makapagpalambot sa matigas na kalooban ni Ricky. Sa patuloy niyang
pagtanggi sa sitwasyon ng aking anak. Nakikiusap ako sa iyo. Awang-awa na ako sa anak ko. Coney, ano ba? Iniiwasan mo ba ako? Mula pa kanina paglabas sa mall, pinahihirapan mo na ako sa paghabol sa'yo. Oo, talagang pinahihirapan kita dahil ayoko na makita ka at makaharap, ni makausap. Pwede ba, bago mo ako tratoy na nakakabwisit, sabihin mo muna sa akin ang dahilan. Ano ba pinagkakaganyan mo? Napipi ko na ako sa pagbabaliwala mo sa akin. Si Jessa, yung binuntis mong babae na nakasalubong kong umiliyak paglabas ng mall. Ano? Si Mang Berting, yung tatay niya, na nagmamakaawa, nakikiusap sa akin para maantig ang kalooban mo sa kalagay ng anak niya. So, alam mo na palang tungkol kay Jessa? Ayon kay Mang Berting, nagpapakita ng mga senyalis ng depresyon si Jessa. Nag-iiba na rin ang kanyang mga kilos. Madalas nagsasalita mag-isa. Coney, ano bang kinalaman ko sa nangyayari sa kanya? Siya ang may kontrol sa isip niya, sa katawan niya. Yan lang bang kaya mong sabihin? Pagkatapos mo pagsamantalahan ang kahinaan niya? Ricky, nasan ang puso mo? Dugo mo ang sanggol na dinadala niya. Coney, sa magiging anak mo man lang, makadama ka naman ng awa. Pero sana nga, kung makukonsensya ka, maawa ka na rin kay Jessa. Dahil ginagawa mong miserable ang kanyang buhay! Ito muli ko lang nalaman na nag-file ka pala ng leave. O ano, kumusta ka na? I'm okay. Marami lang realizations sa nangyari. Naging guilty tuloy kami ni Carlo. Eh, kasi kami ang dahilan kung bakit kayo nakakilala ni Ricky. No, wala kayong kasalanan. Sa akin naman, mas inaalala ko yung situation ni Jessa kaysa sa anumang namamagitan sa amin ni Ricky. Mabuti na nga lang. Hindi pa ganun kaseryoso yung relasyon namin. Naisip ko, sa klase ng character ni Ricky, pwede rin mangyari sa akin yung nangyari kay Jessa. Connie, pagdarasal ko na sana alambasan mo agad ang lahat ng lungkot na dinaranas mo ngayon. May mga pangyayari sa buhay na dapat nang kalimutan, lalo na kung hindi ka dapat na manatili sa alaala, Lerma. Oo, maaaring hindi ganun kadali yung proseso ng paglimot. Pero ito na yung pinakamabisang paraan para muling may pagpatuloy ang buhay. Hindi na nagpakita sa akin si Ricky pagkatapos ng naging argumento namin sa problemang kinasasangkutan niya kay Jessa. Hindi ko na rin hinangad na makita pa siyang muli. Malinaw na rin sa akin na ang hindi niya pagpapakita, patunay lang na hindi siya seryoso sa anumang maaaring mamagitan sa amin. Marami siyang kahinaan na hindi niya kayang paglabanan. Ang pinakamahirap pang unawain, marami siyang pagkakamaling hindi itinuwid. Pero ang pinakamagandang nangyari sa akin sa hindi na namin pagkakaroon ng ugnayan ni Ricky, muli kong nadama ang kalayaan at katuturan ng buhay. Ako si Coney, ito ang aking buhay. Sinasadya man natin o hindi, ang intensyong limutin natin ang hindi magagandang kaganapan sa ating mga alaala, ang muling magbubukas ng mga bagong oportunidad ng pag-asa. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Coney. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal
Eric Lucero at Bong Muir. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Cel Barlam. Sa direksyon June Martin Legazpi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.